Noong taong 1980, abala ang mga magtutruso sa pagputol ng mga puno sa isang kakahuyan sa Georgia ng bansang Estados Unidos. Isa sa mga puno ay tila may kahinahinalang bagay sa loob nito. Nang kanilang siyasatin ay nagulat sila sa kanilang nasaksihan. Bagong lahat eh, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos. Hindi na bagong makakita ng samut-saring mga bagay na nakaipit sa mga puno. Pero sa pagkakataong ito ay kakaiba ang kanilang nasaksihan. Matapos putuli ng itaas na bahagi ng isa sa mga puno, inihanda na ng mga magtutruso na ikarga ito sa truck, subalit napansin ng isa sa kanila na tila butas ang loob nito. Nang siyasati nito ay natagpuan nila ang isang naninigas na aso na wala ng buhay. Tila nakatitig pa sa kanila at nakalabas ang mga ngipin nito. Mistulang naging mommy ang asong ito. Dinonate nila ang troso na naglalaman ng aso sa isang museo. Pinangalanan ng aso na Stocky. Ayon sa mga eksperto na sumuli kay Stocky, tinatayang 20 taon na itong nakakulong sa loob ng puno. Malamang raw ay isa itong hunting dog na may tinangkang habulin na mas maliit na hayop. Sinundan ni Stocky ang hayop papunta sa loob ng puno. Dahil mas malaki ang aso, nakulong ito sa puno at di na nakalabas pang muli. Pero paano nangyaring buo pa rin si Stocky at tila na preserve na parang mami sa loob ng 20 taon? Sa normal na sitwasyon, mabubulok ang asong ito kaya kalansay na lang dapat ito ng matagpuan. Pero ang uri ng puno kung saan nakulong si Stocky ay isang chestnut oak na may taglay na tanin. Ginagamit ang tanin upang ma-preserve ang mga hayop. Dahil dito ay napigilan ang pagkabulok ni Stocky at bagkus ay sumailalim ang kanyang katawan sa natural na paraan ng mummification. Hindi lamang si Stocky ang tanging hayop na natagpuan sa loob ng puno. May iba pang mga pagkakataon na nasaksihan ng mga hayop na nakulong dito. Tulad na lamang ng nasaksihan ni Ryan Saunders. Isang araw ay pumutol siya ng puno sa kanilang bakuran at nagulat siya sa kanyang nasaksihan. Matapos putuli ng puno, tila may maitim na tumutulo na nagmumula sa loob ng punong kahoy. Nang titigang mabuti ay napagtanto niya na ang itim na ito ay isang ahas. Agad namang nakuhaan ni Ryan ng video ang paglabas ng ahas at inupload ito sa YouTube. Hindi malaman ni Ryan kung paano nakapasok sa loob ng puno ang naturang hayop. Sa kasamaang palad, naputol ang ahas kasabay ng pagputol ng puno. Ayon naman sa aking nasaliksik, merong uri ng mga ahas na naninirahan sa mga puno. Ang tawag sa mga ito ay arboreal snakes. Karaniwang matatagpuan ang mga ito sa bansang Australia. Namamalagi sila sa mga puno upang makaiwas sa mga kalaban. Sana'y naibigan niyo ang aking kwento. Muli ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos.